Hello guys! Magandang buhay sa inyong lahat. Sana nasa mabuti ang kalagayan. At dahil merong bagyo sa ating bansa, mag-ingat-ingat po tayo, lalong-lalo na doon sa ano, kasama na rin sa amin. Lalo na doon sa mga ano, sana huwag naman maging super typhoon na sinasabi nila. Kasi napakahirap. Marami pang hindi nakapag-ano ng mga produkto. Isa na kami doon guys, hindi pa kami nakaano ng palay. Kaya bahala na si Lord kung ano ang ano to, kahinat ng aming palay. Sana huwag namang malakas. Sana lumihis na, lumayo na. Guys, bigyan ko lang ng ano nito kasi talagang nakakadurog ng puso. Itong natagpuan nila Sir Tekram. Na estudyante, isang first year college degree at napakalungkot na ito, yung kalagayan nila. So ito yung unang parte ng buhay ni Mercilyn, isang katutubo taga dumagat. Yung mga ano sa duma. Sabi niyan sa partes ng ano to eh. Bulacan yata to. So, hindi ko man ano. Hindi ko talaga man. Hindi ko napigilan yung mga luha ko nung pinanood ko itong vlog ni Sir Tekram. So, thank you so much sa iyo, Sir Tekram. Sa Manalastas family dahil napakabuti nyo talaga. Saluto ako sa mga charity vloggers. Meron yung talagang tumutulong ng abot ng kanilang makaya guys at hindi nila iniiwan. Minsan yung iba talagang binalik-balik, talagang binabalikan nila. Yun ang maganda, hindi yung minsan mo lang, minsan dalawang beses mo lang natulungan, wala na. Kasi siyempre hindi mo naman alam kung ano na yung kabuhayan nila, diba? So panoorin natin guys. Hindi sinasadya na nakita nila ito sa puno, malaking puno. Tunghayan natin ang pento ng buhay ni Mercilyn. Kanin at asin lang ay sapat na, Anya. Maging kontento at pagiging pursigido ang kanyang puhunan sa kanyang laban ng buhay. Yung narrator pa lang ni gusto ni Mercilyn na makapagtapos ng kolehiyo. Ngunit Sir kakayanin niya kaya hanggang June. Ating kapulutan ng aral, ang grabe. Kwento ng buhay. Tapos kakainin mo lang itong walang tubig lang. Tubig? Kakaano? Dito ka talaga kumi. Makikinom lang po. Meron naman pong tubig. Nakakaano talaga. Sa school. Sobra. Hindi ka ba nakakaramdam minsan? Parang naiiya ka ganun. Hindi daw siya naiiya. Hindi yan ang maganda talaga. Bakit? Lumalaban. Yan po talaga ako yung ano, na po yung manasanayan ko. Kung hindi man po nila ako matanggap, totoo, bilang ako po ito. Tama. Sa kanila po. Bata pa po ako. Tapos, yan ang maganda, may pangarap sa buhay. Lumalaban. Sa amin po, wala po talaga nakapagtapos ng pag-aaral. Yan ang ano, yung mga katotoo. Kaya nung pinasok po nila ako sa ano, elementary, kaya saludo din ako sa mga magulang niya. Ang pangarap ko po talaga, eduk. Maging teacher po. Teacher. Kasi nga po, yun po yung kailangan talaga ng mga kabataan sa amin. Yung may magtuturo sa kanila na katribo po nila, na kauri nila. Yun ang mga talaga. Ayun nga po, parang ano po ako na makapagtapos nakakano para po sa kanila. Tapos, grabe, isa din po yung mga magulang ko. Kasi nga po, mahirap po yung trabaho nila. Ang trabaho ano po nung tatay ko. Ano, nangingisda po siya. Ayan, mahirap talaga wala nangingisda po din. Wala mahuling isda. Yung walang mga pagkain. Ulang kanin. Kanin lang. Wala kang ulam? Totoo. Wala, asin wala guys. Asin lang daw. Pwede makita? Ang bait nila. Kanin no, mga lang talaga. Bayan, nasakit pa na lang. Samantalang yung iba, sobra-sobrang pagkain. Normal na lang po sa amin. Tinatapon pa. Oo.
Eh, pagka nakita ng mga kaibigan mong puro kanin lang, maiyak ako sa'yo. Naiyak sa awa. Ay, maraming klase ang iyak. Ano itong, ano nila? Wala. Kababaan daw, wala siyang ulam. Pinipigil ako na nga. Dito makikita yung mga tao na talagang... Kailan nag-start yung pasok niya? May malasakit sa kapwa. Nung karambol. 19? Ano ba yun? August. Nasakit sa akit. Ay, ano? Dati po, dito na po mo dati. Bakit? Yung buhay po namin. Hindi kinaya yun. Talagang ano sila, grabe. Oo, lang pakilala kita. Pangalan mo ulit. Marceline po. Ilang taon na? 20 po. 20. Siya po ay first year college. Ang kinukuha pero niya. Pero baby face siya, no, na 20. Agree. Kateka na mo. Okay lang, pakita ko ulit yung dala mong kanin. Sige. Nakakaawa. Oh. Ito lang. Ay, wala man takip. Ba't wala ang takip? Wala. Sino kaya ang ano to? Sino ang nakaranas? Wala man takip. Mahirap kami noon, guys, pero hindi naman kami na dumanas ng ganyan na nagbabaon na puro kanin lang. Tapos kakainin mo lang itong walang ano? Tubig lang. Tubig? May dala kang tubig. Makikinom lang po ako. Makikinom lang po. Meron naman pong tubig. Sa school. Nakakaano. Ay, grabe. Pero mainit pa bagong luto. Hindi man lang ko. Ikat natin guys para nagita na lang tayo. Para ito. 觉得钻光精华在按摩时 Mayroong namang ads. Ay, dara. Ikat ko na lang mamaya. 使用后就可以立即感受到 斑点可以淡化, 肤色, 均匀, 透亮, 사양, 连续使用了逆时换眼霜, 下颚的线条, 都立落我的脸颊, 好像 蓬起来一样, 摸起来很有弹性, 它的质地非常轻, 非常 saan po yung malapit. Yun. Yan. Pasensya na kayo, guys. Nakigitara po ako kahit kanina. Itong inaabangan kong istorya, ito yung subaybayan ko to, kaya anuhin natin, guys. Paano nagsimula lahat yung mga pangarap mo, ganun? Bata pa po ako noon. Tapos, sabi po ng mga magulang ko, kasi nga po, sa amin po, wala po talaga nakapagtapos ng pag-aaral. Walang nakapagtapos. Kaya nung pinasok po nila ako sa elementary, yun doon po nagsimula yung pangarap po talaga na, ang pangarap po talaga, edo, maging teacher po. Kasi nga po, yun po yung kailangan talaga ng mga kabataan sa amin. Yung may magtuturo sa kanila na katribo po nila, na kauri nila. Oo, tama, para yung salita nila. Ayun nga po, parang, ano po ako na makapagtapos para po sa kanila. Tapos, isa rin po yung mga magulang ko. Yeah. Kasi nga po, mahirap po yung trabaho nila. Yeah. Trabaho po nung tatay ko. Nangingisda po siya. Mahirap. Wala po siyang mahuling isda. Walang pagkain. Yung mga gulay-gulay po, yung mga kamote, ganun po yung kinakain namin. Yun po. Kaya sila po yung parang naging lakas ko. Ayan, sila para yung po, umaban sa mga ano po dito. Pangarap niya para maabot. High school po ako. Naging, yun nga po, palipat-lipat po ako ng school. Ganyan bahay, talaga. Kung may pangarap ka, tapos, kahit anong pagsubok. Nung grade 12 po ako, kailangan lumaban. Naisip po namin na makiusap kay mayor. Na kung pwede po, patirahin po. Kahit po sa, kahit po, hindi po siya magandang bahay. Okay lang po sa amin kahit basta po. Basta matirahan. Ang mahalaga, makapag-aral ka. May materahan po ako. Ano yung naging buhay nyo nung unang pag-aapak nyo doon sa linipatan yung ano? Ano po? Nga po, walang tubig, walang kuryente. Kawawa naman sila.
Paano yung pagkain? Pag wala pong may padala yung mga magulang ko po. Grabe. Ayun. Wala po. Tinitiis na lang. Kasi nagtanim po kami dun sa may, ano, may tabi po ng bahay. Mm. Ayun, pag wala po kami makakain, ayun po yung makain po ng... Ano yung gusto mong sabihin sa mga kabataan? Mag-aral po sila ng mabuti. Mm. Pahalagahan po nila yung tama. Ano ng mga magulang nila sa kanila. Huwag sayangin. Kasi po, opo. Kasi po, darating po yung araw na sila din yung tutulong sa mga magulang. Ang swerte yung mga magulang na may ganitong anak. Gusto mo talaga matulungan ng mama at papa mo. Maiyahon sila sa hirap. Napakano. Kailan yung huling uwi mo sa inyo? Kahapon po. Ano, nung Webes po, pumunta po ako dun sa kanila. Kahapon po ako hinatid. Ah, kakauwi mo lang. Ah, kasi Sabado, Linggo. Weekend. Okay. Kumusta sila nung pag-uwi mo? Nga po, maulan. Tapos hindi po sila nakakapagtrabaho. Hmm. Kaya ano lang po, bigas lang. Malayo daw sa kanila, malayo. Bigas lang. Bundok talaga, as in. Gusto ko makita si mama at papa mo. Malayo po sila. Saan sila? Sa, alam mo niyo, Angat Dam. Angat Dam. Oh, doon kami magdadala ng ano, dishwashing liquid. Doon po sila, pero sa ano pa po sila? Kabundok. Kabundokan. Malayo pa po. Sasakay pa po ng bangka. Sasakay. Ay, ano? Grabe. Hindi. May dala rin kaming bigas eh. Kung ano gusto kong bigyan ng bigas ang mama mo. Tsaka groceries. Sasakay pa ng bangka? Malayo daw. Hindi ko po alam kung mararating po niyo sila, pero malayo po talaga. Kasi po yung bangka, pag mabagal po yung bangka, abutin po kayong 2 oras. Ay, ganun kalayo. Okay. Tapos dito po sa ano, mga 1 oras po. Malayo. So tinutulugan nyo ngayon, tinutuluyan nyo ngayon. Okay lang makapunta doon? Okay lang. Okay lang samahan kita? Ayan. Sige po. Okay. Buti nakita ka na namin. Okay ka lang? Okay lang po. Huwag kang mag-isip ng masama. Oo. Oh. Hindi naman na... Mabubuting... Hindi naman ano, masamang tao si Kuya Ogos. Mabubuting tao yung mga yan. Kaya huwag kang mag-alala. Merci, Lynn. Kaya ka ni Kuya Ogos doon sa puno. Ayan, maswerte. Talaga pag blessings ang dumating, walang makakahadlang. Kahit anong oras, kahit saang lugar, kung dumating, dumating lang talaga. Ba? Okay, sige ate, diretso lang ba tayo? Opo. Minsan na. Bayan, palagi na lang ganyan. Palagi ng ate. Vivo V40系列蔡司人像用我的拍，早鸟再送超多好礼哦。 Na Wika, na bibigyan kang pera ni mama mo? Opo, minsan. Minsan daw. Bibigyan ka ng pera. Magkano yung minsan na bibigyan ka? 200, ganun. 200 din. Magkano yung pinakamalaki? 500. Isang linggo. Yung mga ibang bata ngayon. Diyos ko, katekra. Isang araw. 1,000 isang araw. Ang gastos nila. Sobra-sobra pa yung mga pagkain. Malapit na ba tayo dito, ate? Opo. Yan, thank you po ulit sa ating buting mayor dito po sa... Anong lugar to, ate Marceline? DRT. DRT. Saan yun? Sa ano po, kanan. Kanan? Dito? Opo. May nakaharang. Dito, sige. Bakit kaya, no? Ang buhay, sobra meron yung sobrang yaman. Sobrang mga tao na binibigyan ng importansya yung pag-aaral. Meron naman yung... Diretso ba, ate?
kaya ba to? Baka po hindi na po kayo makaano. Dito na lang, no? Baka mahulog tayo sa bangin. Hindi siya kaya. Sobrang kaya. Meron sobrang yaman. Meron naman yung sobrang hirap. Halos hindi makakain ng tatlong beses sa isang araw. Grabe, malayo pa. Tapos walang ilaw, walang tubig. Yun pa naman ang importante. Kahit sana walang ilaw, kung may tubig, at least okay lang, di ba? Ah, dyan na ba? Ako. Ah. Ayan, ganun. Saan dito? Dito? O ito? Ito po. Ito pong dalawang bahay. Saan ka dyan? Sira-sira na rin yung gaya, so... Dito? Mm. Grabe, tinan na, oh. Upo kayo dito. Hmm. Sige. Dito? Sino yung nakatira naman dito? Kami din po. Pag po, ano, pag sawa po kami dito, dito po kami. Palipat-lipat daw. Bali dito. Ilan kayo lahat nakatira dito? Ngayon po, tatlo. Okay. So, dito po natira sila Ate Marceline. So, hanggang dito na lamang, guys. At sundan natin yung pangalawang istorya ng kanyang buhay. At maraming salamat, Sir Tekram. Family, Manalastas family, dahil sobrang napakabuti nyo talaga. Marami na kayong natutulungan ng mga sobrang hirap sa buhay. So, sana pagpalain kayo ng Puong May Kapal at mas marami pa kayo sanang matutulungan. Guys, supportahan natin ang ganitong mga charity vloggers dahil napakalaking tulong sa ating bansa. Pagpalainawa tayo ng Puong May Kapal. Hanggang sa muli. Bye-bye.